Ayan. So, welcome everyone. Today is 3 days before Chinese New Year. So, today I'm pleased to announce that we have our speaker, Mr. Tony Civica, a function master, paranormal expert, and has been invited to a lot of TV shows, talk shows, radio shows. So basically, he will talk about outlook, general outlook for 2024, and also how real estate will be for the year 2024. So let us now welcome our speaker, Tony Civica. 'Yun che, sinasabi nila sa mga taga mainland China, no? Eh sa atin naman dito sa Pilipinas, usually sinasabi na happy spring festival. Yun naman mga Pilipinong iba, sa awag nila ay Pasko daw ng mga Incheck. Actually ganito siya. Ang spring festival kasi sa solar calendar ng Chinese ay nagsisimula ng February 4. Yun, constant yun. Kaya pag sinabi niya February 4, yan yan. At yun, ina-analyze namin yun. So, dalawa yung ina-analyze. Meron bang lichun? Meron bang lihun? Yun ang tanong, ha? So, ano ba yung lichun? Hindi yun yung, yung kinakain natin na lichun. Tapos, yung lihun. So, ang tanong, sa taong ito ng 2024, meron bang lichun? At, meron bang lihun? Yun. So, ang pinag-uusapan ay merong, may tawag tayo nun eh, leap year, ang tawag natin. One of the best years yan, yung may leap year. Ngayon, tayo, pati sa solar calendar, pati sa Chinese lunar calendar, merong leap year. Hindi maswerte, no? Ang problema, walang spring. Kasi magsisimula pa siya ng February 9 ng hating gabi, ng past 11, yun ang simula talaga ng lunar calendar. Okay, so analysis. Merong negative aspect yun. Na-late ang lichun. Na-late. Pero merong lihun. So, ang tanong ay, in every year, sa kadaang taon, yan ay may tinatawag din kaming I Ching. Yung I Ching, na sinulat nila yon I-C-H-I-N-G, ang talagang spelling nun ay E-Y-I, Ching, J-I-N-G. Nang ibig sabihin, ina-analyze doon kung tama ba ang posisyon niya. At merong 64 na energies ng I Ching na magsasabi kung ang panahon ba ay positive o hindi. Ngayon, ngayong araw na ito, base sa lunar calendar, tayo ay nasa panahon pa rin ng water rabbit. Yung water rabbit, base sa I Ching ay Cha Ren. Yan, ang ibig sabihin niyan ay family, dynastical, anything to do with the camaraderie, nagkakasunduso yung nui mga tao, nagtulungan. Yun ang charen. At pagpasok ng dragon ng mga hating gabi ng 9 ng Pebrero, iba na ang I Ching. Ang tawag ay Kuei. Ayan. Meron tayong eksaktong paliwanag bakit natin sinasabi ang isang bagay. Kasi merong negative and positive ang mga I Ching, no? Ang I Ching ay isang libro, mga analysis, may mga annotation yung mga natin dyan. Hindi lang mga pungsu yung expert, kasama na sila dyan, sila Confucius or Confucius,
at saka si Lao Tse or si Lao Tse. Yan, may analysis sila dyan. At base rin sa taon, malalaman natin kung ang panahon ay negatibo or positibo. Negatibo ang panahon. Yun. Negatibo. Kasi yung kuwei, ang ibig sabihin ng kuwei ay naghihiwalay. Hindi sumusunod. Merong pagka-rebelde. At meron dong hindi siya talaga susunod kasi meron siyang sariling agenda. So it could be a rift. Yung sabi ng rift, R-I-F-T, napunit. Naghiwalay siya. Yun. At iba pang ibig sabihin ng kuwei ay ano, hindi nga nakakasundo-sundo. Kaya kung bibigyan mo kayo ng gist or isang summary ng taon, yung magkakasundo, magkakaaway. Yung magkakaaway, magkakasundo. So ang tanong nyo ngayon sa akin, meron bang remedyo dun sa kuwei na sinasabi? Bituin siya na hindi natin pwedeng baliwalain. Kasi hindi lang ito para sa ngayon. Yan ay magaganap hanggang January 28, 2025. Pagpalit ng taon, papunta sa panahon ng snake. Ayan. Okay. So, kuwei. Kunin natin sa I Ching. No? Mamaya gagawa tayo ng diagram. Yung kuwei na yan, babaligtarin mo yan para hindi siya maging kuwei. So, magre-ritual tayo pagpasok ng February 9, 2024. Ang isang pwedeng ipang ritual, alam nyo kung ano? Madali lang. Labuyo. Siling labuyo. Mag-alay sa, no, sa mesa, sa dining table. Hanggang sa masira siya. Usually, yan masisira yan in a week, 2 weeks, 3 weeks, okay pa siya. At in a month, medyo nasisira na siya, nabubulong na siya. After that month, itanim mo yun. Itanim mo sa isang, ano, sa isang baso. At yun, dilig-diligan mo para yung kuwei na yan, ipapasok mo yung anti-kuwei. Yung anti-kuwei, ibig sabihin, tinira mo yung separation. O tinira mo yung ano niya, rift. O di lagay nyo, kung di nyo alam yung Chinese character, di unrift. Make it whole. Make it buo. O buuin. Buuin. Yun lang ang ritual. Wala nang iba. Walang magic doon. Okay? So, yun. Nasolusyonan na natin, ha? Tapos, Year of the Dragon. Right? Actually, merong kulang dun sa Year of the Dragon kasi meron dalawang elemento yan. Tawag namin ay Heavenly Stem at saka Earthly Branch. So, sabi niya, Wood Dragon. No, kasi yung wood, yun yung ending 4. Okay? So, ending 4, wood. Hindi wooden, ha? Yung iba wooden ang tawag nila, eh. Mali yun. Wood lang. Okay. Yung wood na yan, dapat nilagay na Year of the Wood Green Dragon. Oh, green ang dragon. Okay? Ngayon, yung earthly branch naman niya, which is the dragon, ay lupa. Oh, isangkot kayo. Sangkot kayo kasi reality kayo, eh. Sangkot kayo dyan. Ang dragon ay Ken, bundok, male, earth. Yan yun. At yung 4 na yun, yun ay Sun, X-U-N. Ang Sun na sinasabi natin kanina na wood dragon, as a matter of fact, yung Sun na yun ay may component din ng lupa. Ano yun? Yung sun naman, X-U-N, ay ground. So, the ground on top of the mountain. Ganun ang sabi, no? Sun, and then, dragon ken. Sun ken, ang tawag namin. Pag binasa natin yung sun ken, minsan negatibo siya. Kasi sinasabi namin, hindi ka pwedeng magtanim ng punong kahoy
on top of the mountain. Why? Kasi maano yung air current, mabagsik. Pwede kasing mabuhay ang puno. O hindi na siya tumayo, hindi na siya mabuhay. Hihipan lang siya ng hangin. Wala na. 'Di ba? So, medyo i-analyze natin 'yon. Pero anyway, involved ang real estate, realty company at ang industry na kinabibilangan ninyo, no? Kasi kami iba yung kinabibilangan namin. Ang industry namin ay wood. Kasi we talk. We use our voice to tell something. So ang nawala, consultation o mga may kinalaman doon ay ginagamit ang voice. Yun. Pagkagamit ng voice, yun ang soon. So kung gayon, mamaya ulitin ko na lang. Kung gayon, yung soon ken na yan, so yung kung gayon, yung soon ken na sinasabi natin kanina, involved ang realty company, real estate. Yan dahil ay lupa ang pinag-uusapan. Merong lupa. Merong lupang mababa, yung soon, at merong lupang mataas, yung ken. So involved kayo, ha? Hindi pwede hindi kayo involved. Pero next year, ha? Next year ay ano naman, wood snake. Hindi na kayo involved doon. Ibang usapan na next year. Kaya ngayon kayong kumataw. Kasi for next year naman, ang may involved dyan ay mga halaman. Wala nang soon. Wala na. Pero for the next following year, kasi meron pa rin iba pang usapan. No? Every 20 years, the period of time changes. Anong ibig sabihin nun? So ngayon, from 2020, today, from 2024 to 2043, yan ay period 9. Period 9 yan. So ang ibig sabihin, as of now, it's still period 8, but the baton of the period will be given to period 9 on the eve of February 9, 2024. What's gonna happen? Kasi sa astrology may mga sinasabi na mayroong Pluto in transition, may mga gano'n, no? Ang mangyayari ay lupa yung period 8, magbabago na siya, panahon na ng apoy. Oo. So ang next question, malalaos ba ang earth in the sea pagpasok ng apoy? No. Kasi ang apoy ay kasundo yung lupa. Pag nakita yung apoy at saka lupa, ang tawag namin sa position na yan ay progress. Progresibo yan. Kaya pag nakita yung kulay na dilaw at saka yung kulay pula, maganda yan. Gumagalaw yung energy. Yun. So much with that. So, yung panahon natin, akala kasi ng iba, ang buwan o ang taon nagsisimula sa rat. Kasi rat yung tubig eh. Kasi, chi, gu, ho, to, dieng, chua, be, yo, lao, kao, kwe, kao, ti, chi. Chi ang huli, tubig. Oh, ngayon, yung ho is the tiger. Can you imagine, trivia, sa mga hindi nakakaalam, though hindi naman talaga tinuturo ito, ang first lunar month ay tiger. Kahit ano pang year yan, nauuna yung tiger sa lahat. Hindi yung daga. So yung first lunar month is tiger month, second is rabbit month. Yan, medyo titingnan natin yung position natin, ha. Susunod doon, the third month is the dragon month, medyo negative. Yung susunod doon ay snake month, very good ang snake month. Susunod doon the horse month, the fish month, very good, hindi very good, masyadong mainit. Sumunod doon yung lunar month 6, which is the ship. Ayun, ang maganda,
O, tapos yung lunar month 7, eh, buwan ng ano yun? Buwan ng monkey. Sometime Leo time. So medyo iingat tayo doon ha. Tapos yung 8, yung 8 month natin ay rooster. Medyo negative yung 8 month. Tapos yung 9th month natin ay dog month, mas negative. Pero pagpasok ng 10th month, yung pig, bongga na naman sila. Ayun. Tapos, yung period na yung month of the rat, ay, nandun yung ano eh, nandun yung mountain form eh. Nandun ang mountain form kay rat. Kahit na may problema si rat, sa panahon na yun, marami kayong benta. Yan. Sumunod doon yung ox month, ayun ah, yun ah. Yung last month, eh, ano yan, eh, lupa din yan. As a matter of fact, sa 12 bantay, may mga pangalan din kami dyan, ang ox, napunta sa kanya yung Fuda. Ayan. So, sorry po, tabi-tabi, hindi ko ako nagumura. Fuda po ang pangalan. Fuda. Hindi po yung iniisip ninyo. So, yung Fuda ay fortune star. Fortune star. So, ibig sabihin yan, ang 12th month pa ng lunar, sa hulihan pa, unahan ng January 28, 2025 pa, yung tinatawag na fortune. Pero as a matter of fact, ang Tiger hindi naman siya negative this year. Ang nag-negative lang si Tiger ay yung Diawke. Nangako, hindi sinunod. Pinako, napako. ganun ang Diawke. Pero in relation to real estate, mga months, no? Bantayan natin yung mga months. Yung first month, compatible. Yung lunar. So, yan yung February to March. Yung second, yung month na sumunod, which is the, ang tawag namin ay rabbit month. Ang rabbit, nasa gitna yung dress. So, ano din yan? Compatible din yan sa real estate. Hindi niya kaawa yan. As a matter of fact, yan yung mediator, yung rabbit, mediator yan, nung magkalaban na ox sa ship. Yan ang mediator. Okay? Ngayon, ade, lumabas, ay ito na yung dragon, yung fourth month. Eh, di ba, yung fourth month, yan yung ano, panahon na anin, eh, ino-honor yung mga ninuno. Ino-honor namin yan, nagdadasal kami sa mga lolo namin, lolo na mga lolo namin, mga ganon. Nagpapadasal kami sa Buddhist temple, ayan, nag-aalay kami sa kanila, at one of the best month kahit ano yan na sige na sinasabi, positive pa rin siya. Yung fifth month, pagpasok ni nitong si Snake, yun na yun, yung fifth month. Anyway, so isa-isahin natin ang mga zodiac signs in related or in relation to real estate. Nalaman natin na mayroong sun. Yun. Yung sun ay ground. Ground din ang ibig sabihin niya. Maraming position yung sun eh. Yung sun pwedeng air, pwedeng lupang mababa. Kasi ang as a matter of fact, pag dinina mo yung pagkakasulat ng tawag Tong Shu, yung Chinese almanac at saka yung sinulat yung mga sinusulat pa nila doon, ano ang posisyon niya, ano eh, bundok, tapos may lupa. Kaya hindi pwedeng hindi kasama yung bundok. ang totoo niyan, ako, bilang eksperto sa pungsoy, hahanapin ko sa building na yan, nasaan ang mountain form at saka water form. Then I will tell you na magkakasundo yan. Kaya hindi sa gobyerno, ha? Gobyerno, sa institusyon o tawag yun, ano, corporation o nasa building, kailangan merong mountain form at merong water form. E akala kasi nila kung magkaawa yan kasi merong tawag ay soil erosion ang tawag. Di ba hindi mo pwedeng magkasama yung bundok at tubig? Kung hindi yung bundok, mahuhunaw yan. Wala nang bundok. Kaya minsan, sa daigdig ng finances o financial something, ang nangyayari kasi hindi nila naayos yung mountain form at saka water form.
merong water form, mahalaga ang water form, pero mahalaga rin ang mountain form. So okay. So ano may mga water form? Ang water form ay yang energy ng daga, energy ng ano ng baboy o ng pig. Yung mountain form naman apat 'yun. Apat, no? Mahalaga yung dragon form, mahalaga rin yung dog form. At pumapasok sa basement o sa baba niya yung ox form at saka sheep form. Kaya apat ang isosolve mo doon. Ang hirap kayo maging puso expert. Kasi akala nila madali lang eh. Hindi madali. Kahit na yung mga grandmaster, hindi pa nila masasabi na magaling sila. Dahil iba-iba ang point of view. Iba-iba ang sinasabi nito. Iba ang sinasabi nito. Ako, na-obsess lang ako sa feng shui. Kaya I went thoroughly. Pinuntahan ko talaga yan para malaman ko. Kasi ang daming problema ng tao. Yung tao, yumaman, tapos biglang nabalahura yung pera. O, yung mga Marcos dati, okay. O, bumalik yung Marcos, pero ngayon, nag-aaway-aaway sila-sila. Kuha mo, nag-aaway eh. So, merong mali doon, no? At ang pinagtataka ko naman, ha, sa Pilipinas, ang dami-daming pungsoy expert. Yung iba pa, nag-aral pa sa mainland China. Tapos, anong ginagawa nyo? Itinago. Itinatago nila yung kaalaman nila. Hindi nila sineshare sa publiko. Kasi ang katwiran nila, para lang sa amin to. Eh, sige, go. Eh kaso, yung mga Diyos, nakikialam. As a matter of fact, hindi lang Diyos na nakikialam, ha? Ayoko magsalita dito ng ano, pero merong UFO. Ang UFO, nakikialam. Okay? So, balik tayo sa pungsuli. Period 9 happens eve of February 9 to 11, actually exactly 11:20 p.m. Pag nagpalit yan, dapat nakapula ka. Pula! Magpupula ka, bagong gupit ka, bagong manicure, bagong pedicure, at meron kang bagong suit, no? Hindi naman kailangan chong sam. Pero kailangan mo ng bagong suit, kailangan mo ng bagong sapatos. Mahalaga yung sapatos. Mahalaga yon. Bakit? Eh, ano yun? Pampaswerte yun eh. As a matter of fact, ang sapatos, sinelas, yan ay isang fire energy. So, ang mga fire industry, pasok yan. Kaya lang, sinasabi nga na rin ng mga eksperto, merong scarcity of water pagpasok ng dragon. Sabi ko naman, paano magkakaroon ng scarcity of water is si dragon connected yan sa water. Pag walang dragon yung lugar ninyo, wala kayong ulan. Ah, di ba? Eh ako po, i-chichismis ko lang sa inyo. Ako ho ay isang dragon whisperer. Dragon whisperer ako. Kaya kong pababain yung dragon. Pag narinig nila ang boses ko, bababa, hindi pwedeng hindi. Kaya walang ulan, papababain ko yung ulan. Wala, mainit, ay, bumaba kayo dito, di ba? Pero may mga ano, no? may mga lugar na walang dragon. May mga lugar na walang dragon. Kaya kong ituro kung meron o wala. Pero, the more the dragons thrive in that area, maganda ang lugar. At, congratulations sa gobyerno natin dahil yung SEC na yan, yung Securities Exchange Commission, ay nandiyan ang napakabait na dragon na puti na sinasabi ng mga eksperto, ganito-ganito. Ang pangalan niya, hindi niya nila sila sinasabi. Hindi nila alam. Bibigay ko sa inyo, Hao Wei Shu. Ang pangalan ng dragon. Hao Wei Shu. Oh, yan ha. Yan ang pangalan ng dragon dyan. Pag natatrapik kayo, tawagin nyo. Tawagin nyo, Lola Hao Wei Shu, baba ka rito, traffic. Ayusin niya. So, ang dragon ay napakahalaga sa pagiging being natin. Napakahalaga yan.
Kasi sa ibang religion, yung dragon, demonyo daw. How can it be? How? Ang dragon ay kasunod na ng anghel. Sa existence ng dragon, kasunod na sila. Kasunod na sila. Siguro sa Western form of dragon, maaaring may mali doon. Pero sa Oriental, no. The dragons are heroes. Kung wala ang dragon, walang tubig. Walang waterfalls. Wala. Walang life form. Pag walang tubig, walang life form. Walang life form. Eh, di ba? Mabuti nga, nagkaroon ng lupa kung wala puro tubig sa tayo titira. Ayan, ganun, no? So, sa kabuuan ng buhay natin, ako bilang eksperto sa ginagalawang kong industriya, napakahalaga ng enerhiya ng dragon. Mahalagang mahalaga yan. Kasi pag walang dragon, hindi magta-tribe. Usually, the dragons are staying somewhere. Eh, nakakita ka ba ng dragon? Sabihin nyo, ano yun? Ilusyon? Pero marami nang sa ulap, nakunan yung dragon. No? Ang sinasabi ganito, ang dragon ay kusa lang pumupunta sa isang lugar. Pumupunta. Tapos, sa amin bilang clairvoyant, makikita namin, ay, may palengke yung dragon. So, ito yung mga dragon, sa baba, may palengke. Maraming palengke. Oh. Tapos, sasabihin nila, kamukha nito, ito, yung matagal nang kinukwento ng mga ano yan, ng mga pungsi expert, yung mismong sa pagtawid ng Ortigas, pagtawid kasama na yung Robinson's Galleria, papuntang Unimart ng Green Hills, mahaba yung dragon. Ah, yan ang isa sa pinakamatandang dragon sa buong Metro Manila. Sa buong Metro Manila yan, ha? At may mga kanya-kanya silang pangalan. Though, hindi naman din isang kulay lang yan. Kasi the more the aged or tumanda na yung dragon, puti, nagiging puti sila. Tapos, sumusunod yung gold. Yung gold. So, tatanungin nyo ako, alin ang pinakamagandang dragon? Magandang dragon yung puti. Tsaka yung gold. Oo. Pero, meron ding blue. Meron blue. Pag blue bata pa yan. Yung green bata pa yan. Sa katotohanan, bilang isang paranormal expert din, nagkaroon ako ng kliyente na isang Japones. Ang pangalan ay si Ichiro. Si Ichiro ay pinanganak ng 1969. No? Di sabi niya, Kuya Tony, punta ka dito sa amin, sa hotel na to, ganyan. Tingnan mo nga ako, sabi niya. Pagdating ko doon, nakakita ako ng blue dragon. Kinunjure ko yon. Sabi ko doon kay Ichiro, umupo ka lang dyan, huwag ka maingay. Sabi ko ganoon sa English. Kinunjure ko yung dragon. Nakausap ko yung dragon. Ang sabi niya, itong bata na to, naging dragon din ito. Sa evolution ng buhay niya, itong si Ichiro, naging dragon yan. As a matter of fact, yung mga ninuno niya, naging dragon din. So, can you imagine yung tao, naging dragon din pala? Diba? So, nung kinumpronta ko si Ichiro, Ichiro-san, sabi nung dragon, meron ka daw dragon. Sabi niya, oo. Sabi niya sa akin, mga 3 years or 4 years before that, nag-meet kami, nagkasakit siyang maluba. Malubang sakit na hindi nga siya na, hindi siya off and on, labas siya ng ospital, pasok, labas, ganyan, no? Ang sabi ng Ichiro, lumabas ang blue dragon sa katawan niya. At ginamot siya ni blue dragon. Ginamot siya. Hindi yung ospital, hindi yung doktor ang nanggamot sa kanya. Gumaling siya dahil dun sa blue dragon. Ganon. Tapos, 2 years after, nakita uli kami. Sabi ko, Ichiro, where is the blue dragon? Sabi ko sa kanya ganyan. Sabi niya, oh kuya, gone. What do you mean gone? Sabi niya, he went away. He told me he will go away. Ako, ang basa ko doon ganito,
may end point din sila, parang tayo. We die, and then we will be reborn. Sila ganun din. So, nung kinausap ko yung itong si Ichiro, sinabi niya, yes, sabi niya, the dragon god. Sabi niya sa akin, how did you know? Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi ko na siya nakikita. Sabi niya ganun, kasi pag nakita kita, nandun yung blue dragon. Sabi niya, sa akin, sabi niya, kuya, can you talk to other dragon to come to me? Sabi niya, no? Sabi niya, ni Ichiro. Sabi ko, itong bata, may laing ano to eh. May laing mystiko to eh. So I did my way on calling on the dragon. Alam mo, bago kami naghiwalay, may dumating na gold dragon. Pinagbigay ko sa kanyang pangalan. At, asa ngayon, hindi na ako pinapansin ni Ichiro. Ewan ko bakit. Pero nasa Japan, busy siya. At, from there on, naging mahusay naman yung ano niya, yung takbo ng negosyo niya, yung hanap buhay niya. Pero kasi minsan yung mga dragon matampuhin. Sinabi ako sa'yo, alagaan mo yung dragon mo. Sabi niya, kuya, how do I take care of the dragon? Sabi ko, kailangan mo mag-alay ng dasal at tumulong ba sa tao. Kung ano yung kakayahan mo, pagbibigay ka ng act of charity sa tao. Hindi pwedeng hindi. Whatever it is, a piece of advice, pwede rin material, kung meron kang kakayahan ng material, ibigay mo sa kapwa-tao. Pero, kasi ang tao, by nature, ay mapang-abuso. Mapang-abuso ang tao, ha? So, kailangan natin bantayan yun. At hindi lahat ng tao, maliban kay Merlin, si Merlin na nakakausap ng dragon, no? Sa buong mundo, siguro, bilangin natin yung mga dragon whisperer, ha? Hindi lalagpas pa ng 20 hanggang 30 ang mga dragon whisperer. Sila, tahimik lang sila. Tahimik. Hindi kumikibok. Pero kami, nakikita namin kung yung taong yun ay isang dragon whisperer o hindi. Alam namin. Hindi nila pwedeng yun, yung pasinungalingan o sabihin hindi totoo. Ganun, no? So anyway, Highway of the Philippines. Dragon. Ano ba ang gagawin natin para ang dragon eh maano natin, mapalapit natin sa negosyo natin? Madali lang. Buhayin ang West Sectoral dahil diyan yung quarren ng dragon, no? Sectoral corner, pwedeng rightmost, midmost of right, no? Right siya, dito siya, okay? Kung magagawa ninyo na maglagay doon ng altar, mas maganda. Kung hindi naman, halimbawa itong mesa na inupuan ko ngayon, westong likod ko, maglalagay ako dito ng suha, ng pongkan, ng kiat-kiat, at saka ano pa yung isa na tinatawag nila? Longgan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng longgan sa Chinese? Ang ibig sabihin ng longgan sa Chinese ay mata ng dragon. Mata ng dragon yan. Oo. Kaya kami, hindi pwedeng walang longgan. Mas mabuti pang may longgan kaysa merong saging. Yung saging kasi, para sa mag-aaral yan. Yung suha, maganda rin yun. Gusto rin ng dragon yun. No? So, isang ganon. At saka, kasi itong dragon ay vehicle din ni Kuan Yin. Si Kuan Yin, pag bumababa sa lupa, siya ay nakasakay ng dragon. Nakasakay siya ng dragon. At kapag kami bilang dragon whisperer, pag tinawag namin ng dragon, hinahalikan kami. At hindi kami pwedeng gawa ng mga mali, palso, ha? Kasalanan. Kung hindi, kailangan maglinis kami ng kalooban namin. Hindi ka lalapitan ng dragon pag masama ang mali mo. Hindi. Okay? So, ang sasabihin nila, hindi naman nag-exist ang dragon eh. Sabi nyo.
Nag-i-exist ang dragon, kaya lang, kamukha niya ng mga Pilipino, sabi, huwag daw maghahanda ng manok dahil alalabas isang kahig, isang tuka. Kanadya, sino nagsabi na manok, isang kahig, isang tuka? Oh, hindi ah. Hindi. Alam niyo po, sa hating gabi ng Chinese New Year, pagpalit niyan, nag-aalay kami ng manok. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi sa Mandarin, yung tawin, si Qing Tao Fu. Kailangan yun. Ano-ano yun? Isda, manok, tofu. Oh, so, yeah. Oh, may manok ka. Pag walang manok, hindi buo yung chiching taufu. Oh, may manok. At ang manok ay ang female version ng dragon. Buha nyo? Buha nyo? Kasi ewan ko, ang mga kababayan ko bagay ako naman ay Pilipino, nakasuot lang ako ng chongsam. Pero, kung iisipin natin, may mga obserbasyon ng tao na kailangan ng eksperto na magpaliwanag doon. Kasi pag hindi piniliwanag ng eksperto, magulo. Kagaya na nangyari sa ano, sa fungsoy na yan, nagkakagulo na sila, ano yan, mga, hindi ko na matandaan kung 12th century eh. Si Xia Emperor ay isang emperador nga, pinatawag niya lahat ng mga fungsoy expert, hali kayo rito, nagkakagulo kayo, gawa tayo ng libro. Diyan pumasok yung I Ching. Ang I Ching na yan, pinasulat ni Ridu. Ni Ridu ha, pinaridu ng dakilang emperador na si Xia para iayos natin na huwag tayong magkagulo. Nakakagulo eh. At, merong at. Kasi sasabihin niya, hindi, yung pungso, ano lang yan eh. Sa ganito yan, kaya, teka muna, pag walang pungsoy, walang acupuncture. Sorry, kasama yan dyan. Kasama ang acupuncturing sa pungsoy. Kasama rin ang Chinese herbal medicine. Oh, pag walang pungsoy, paano yung Chinese herbal medicine? Kasama yun eh. Kasama. At naipapaliwanag doon sa libro ng Chinese herbal medicine na ganito, ganito, ganito. Ganito. Merong ibig sabihin yan. At ang pungsoy nga ay virtual reality and ano siya, yung tinatawag natin na esoteric. Esoteric siya. Hindi siya natural na science. Though science siya, kasi gumagamit kami ng compass. Merong physical compass. Merong physical na ano to, laupan. Laupan compass, di ba? Tsaka yung isa, yung merong ganun. Merong sinusukat. Kalimutan ang pangalan. Lopancho. Yeah. Alright. Balik tayo sa dragon. Sa panahon ng ngayong ng 2024 na dragon, tapos period 9, ano ang pwede nating gawin at isagawa? Isa, kailangan nyo ng compass. Yung sinasabi natin na mountain form, at saka water form, gawin niyo yan kasi that will be until 2063. Oh, palagay ko wala na ako dito sa ibabaw ng mundo noon. 2063 pa ang haba. Anong ibig sabihin? Hanapin mo yung north ng building o ng office o ng bahay mo. Hanapin mo yung north at hanapin mo din yung south. Kasi nga, sinasabi ko, ang pungsoy kasi ay virtual reality. Ang reflection or the mirror ay isang water form. Water form, maglagay sa leftmost of north ng salamin. Na huwag salamin na oblong, circular, roundish, hindi pwede. Ang pwede lang, dalawa. Rectangular, rectangularish, square, squareish. Kasi yung parallelogram, ay rectangular din yan eh. No? Pero kung rhombus type na parallelogram, pwede. Yan, no? Ngayon, yung south naman natin, hanapin natin yun. No?
doon natin ilalagay ang mountain form natin. Tingnan ang south, pero yung bundok na yon dapat ilagay yon sa mid of south or left of right of south. Huwag extremity to the side of south. So, bawa, ito, lima siya, no? Hatiin mo sa lima yan. Hatiin mo sa lima. Yung gitna, bawa, ten. Yung gitna niya is five, di ba? Yung five na yon dun mo ilagay yung mountain form. Kung hindi makuha yon, right of mid, south. Okay. Ano-ano yung mga mountain form? Kailangan mo ba maglagay talaga ng mountain? Yes. Real, ano yun? Virtual reality. So, usually, ang pinapalagay natin ay, ano to? Yung Fujiyama, Mount Everest, the Alpen na nasa Switzerland, yung sa atin, yung Mount Apo, yung Vulcan ng Mayon, yun. Or, anything of towering heights. Ibig sabihin, cabinet. Pwede ang cabinet na nasa south. Mahalaga yung cabinet sa south. Pero yung cabinet sa south, dapat merong opening. Merong saraduhan. No? So, yun. Nakuha na natin yung mountain form. Nakuha na rin natin yung ganito. Eh, sabi niya, sir, wala na akong espasyo kasi po kondo lang kami. Ayun, maganda yung tanong niya. So, noong araw, meron akong isang kaibigan. Ito, pwede kong i-broadcast, si Intermatrix. Ang may-ari ay si Nini Borja. Pinapunta niya ako sa ano eh, sa RCBC. Pinapunta niya ako doon. Hindi sila makasingil, milyon na. Milyon, hindi sila makasingil. Ang ginawa ko lang doon, alam mo, nagpakuha ko ng retrato ni Queen Elizabeth, yung namatay na Elizabeth. At pinalagay ko yun somewhere. Nung pinalagay ko doon, alam mo nangyari? Wala pang isang linggo. Yung mga may utang, nagbayad lahat. Sasabi ni Nini, anong magic ginawa mo? Yan ang magic ng bungsoy. Kaya lang. Meron pong, just to give you an idea, ang bungsoy po ay merong white bungsoy at meron ding black bungsoy. Yung black bungsoy, pag naging biktima kayo niyan, ang hirap resolbahan niyan, ha? Kasi hindi siya basta nakikita ng mga ng clairvoyant. Ang makakakita lang niya na may ginawa yan, yung kagaya naming eksperto sa pungsoy. Alright? So, balikan natin. Kasi ganito, as a matter of fact, ang bayan, ang mundo, ay... Sino yan? Good afternoon po. merong ang message. Ang bayan ay merong weakening of female metal tuwe dalik, the rooster. Merong weakening. Alam namin na mahina ang ginto. No? Kung gayon, sa bahay kasi namin, ang ginawa ko, merong bola, pinapinturahan ko ng pylox na gold. And then, nilagay ko sa southwest. Yun. Pero, dahil sabi ko nga, ang pungsoy ay virtual reality, alam niyo po ba ang nakilang Dr. Jose Rizal? No? Siya ay ipinanganak ng ano siya, June 1861 ng doktor. So, siya ay pinanganak na metal rooster. Yan. Metal rooster siya, ha? So, 1 plus 8, 9 plus 6, 15, 6, 6 plus 1, 7, minus 11 equals 4. Ang mingkwa ng dakilang doktor ay 4. Yan ay southeast. Alright? So, ang ginawa ko, dahil wala o nauubos na yung o humina ang ginto nung panahon na yun, naglagay ako ng retrato, ng magandang retrato, ng dakilang doktor sa southeast. At naresorbahan yung weakening of the gold or weakening of the tuwe, DUI, weakening of the female metal. Ayun. So, gawin natin. Pwede naman. At bayanin naman natin yan. Ngayon, minsan, ako po ay isa rin ako retainer ako ni Grainsmart.
Ang may-ari ng Green Smart CEO niyan si Ben Batak. Nagpa-prangkisa ng mga bigas yan sila, no? Hindi lang sa Metro Manila, meron sa Cavite. Eh, merong basta ganyan. At saka ano sila ngayon eh, nagpo-promote sila sa Itbulaga nila, Big Soto. Yeah. Okay. Pag merong kulang yung metal yung outlet niya, pinapalagay doon si po, ano? Si Piolo Pascual. Si Piolo Pascual kasi ay Fire Dragon. Yan. Pag kinuenta natin yung Fire Dragon na yon, 1 plus 9, 10. 1 plus 7, 8. 8 plus 6, 14. 5 minus 11, 6 ang mingkwa ni ano ni Piolo Pascual. Metal na metal yon. Metal. Okay? So, ang ginawa ko, hinanap ko yung West at sinabi ko sa kanila, maglagay kayo ng retrato ni Piolo Pascual sa side na ito. Yan. Okay? So, yun naman presidente natin, si Bongbong Marcos, ay pinanganak ng Fire Rooster. Kaya lang pangit yung itching niya eh. Pangit. Kaya hindi ko siya mai-recommenda. Pero, pwede rin naman din siya. At ang mingkwa ng presidente ng Pilipinas, 1957, 1 plus 5, 6, 6 plus 7, 13, 4, minus 11, 7 ang mingkwa ni Marcos, ha, ng presidente. Metal din yun. Metal din. So, kung ayaw nyo kay Piolo Pascual, yung retrato ng presidente natin, ilagay mo sa West naman. So, yun, no? Anyway, mahaba na yung pinag-uusapan natin. Ewan ko kay Miss Abby kung up to what point ba tayo? Ano, tuloy-tuloy ba tayo? Yes, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy ba tayo? Okay. So, pag may question sila, post nila sa Q&A box. Makikita ko ba o ito nila? Alright, sige. Okay. Kasi mga lagi nilang tinatanong yan, sino yung maswerte, sino yung mala, sino yung ewan? Yes, oh. Of course. Ipopromote ko na rin yung Asenso Pinoy, no? Ang Asenso Pinoy ay napapalabas sa Channel 4, PTV4, tuwing Sabado ng alas 9. Pero mabilis lang, ha? Mabilis lang. Eh ngayon po, nag-load na sila ng kanilang content na akong kinunan sa kanilang YouTube channel. Kaya makukuha rin yun sa YouTube channel nila nung Asenso Kapinoy. Ang ano naman doon eh, ang pinaka-anchor doon si ano, Francis Cardona. Yan. Okay. So, sa isahin natin ha. Unahin natin ang Year of the Rat. Sa rat, lalo na yung pinanganak ng 1960. No? Yung 1960, ano yan? Ang mingkwa niyan, 4. O, lalaki. No? Pagbabae na 1960, ang mingkwa niyan, 2. Ang ibig sabihin niyan, maswerte yung babae kesa nun sa lalaki. Mas maswerte, okay? So, kung isa siyang ahente ng lupa o isa siyang namamahala siya ng isang kumpanya na may related sa lupa, marami silang benta for the day, for the year. Yan. Ang problema lang ni Ande, di pa naman problema. Ang kasi ang low shoe start. Ano po no? Bali tatlo po. Tatlo ang ano natin, ang flying star compass. Meron kaming tinatawag na daily flying star compass. Meron daily. Meron ding monthly, pero hindi monthly na Gregorian. Monthly na related dun sa lunar calendar. Sumunod, merong annual flying star compass. Sang-ayon sa annual flying star compass, ang mga Loshu o mga stars na nakapalibot na ganyan, ang lupa ngayon, yung star number 2, ay napunta sa dragon. Dragon yan. So, may lupa. Ang problema lang, meron ano yun, merong ang pinakamalapit na pwede kong ipaliwanag doon sa dos na yon na nasa dragon ay problema sa kalusugan. Pero kung tungkol sa lupa, hindi. Maganda yung
maganda yung industriya dahil doon sa dos na yon. Tapos yung 8 naman, nakirat. Yung mountain form, nakirat. So north, yung 8. Yung 5 nasa west. Tapos yung 2 nandun kay ano, nandun kay southeast. Okay? Southeast 2, west 5. Ito pang, may isa pang mountain form eh. Yung dog form naman, nandun yung star number 4. Northwest yon. Binibigyan ko kayo ng idea kung saan, kung talagang kayo ay isang hasang-hasang ano kayo, no? Sa pag-aahente, ang pinaka the best na itap ninyong lugar, northwest. Or, yung mga binanggit kong lugar, which are west, yung 5, yung southeast 2, tapos yung northwest number 4. So, yan ang mga energy ng earth. Earth yan. Okay. So, yung rat, technically, nasa kanya nga yung bundok. So, yan ay northward naman or westward. Sa Quirin, tawag namin ng Quirin ay influential people. Nasa west silang tatlo. Nasa west si Dragon, si Monkey, at saka si Rat. Yan. Okay. So, analysis ulit. Sumunod naman si Ox. Si Ox, nasa kanya nga yung ulitin ko lang yung Fuda. Yung Fuda ay fortune star. So, maswerte yung lupa. Mayroong lupa, maswerte. At lalo na kung ikaw ay pinanganak ng Ox, ay dami mo swerte. Maraming swerte. Hindi lang time is two. Yung pinanganak naman ng Tiger, yun lang medyo problema natin dahil dun sa Diawke. Yung Diawke parang ano yun eh. Yung tawag namin sa Diawke, yung parang nangako, ipinako. Ganun. Kaya dapat, pag merong kang project, o merong kang dapat na ano to, partnership, medyo magpasensya. Magpasensya. Kasi, ano yan, off and on ayaw. O off and on gusto. Ganun, no? So, basta, don't break your nerve. Huwag ka magagalit. Diba? Ham-ham lang. Sabi nila. Okay. So, pero, hindi kalaban ng dragon si Tiger. Oo, maswerte yan. Maswerte yan. Kasi may bilangan kami yan eh. Oh. Dieng, chua, be, yo, laukaw. Laukaw, ano yan? Monkey. Laukaw, kwe, kaw. Kalaban, 7. Kaw, ti. Number 8. Very good yung ti ah. Ti, chi. Number 9. Kasundo rin ni Dragon. Chi, gu. Number 11. O, number 10 pala. Nandun yung cycle. Nasa Keox, kahit na magkalaban sila ni Dragon. Gu, ho. Yung ho, number 11. Kumbaga sa usapan, parang kung ito yung ano to, tawag natin, ay conference table. Diba ang talagang kadalasan yung CEO nasa presidential seat? Nandun siya sa ano eh, tawag namin kabisera sa Tagalog. Alam mo ang ibig sabihin yung number 11, nasa kanan niya, nasa kanan yung Tiger. Kaya nga, mabibisi si Tiger. Mabibisi, sorry. At saka yung year 2024, ang uso dyan yung Tiger, yung 4. Okay, saka uso pa rin yung 4 na yan, yung Sun, balikan natin yung Sun ha, yung Sun yan yung ground. So, hindi lang uso ngayon yung ano, yung mga high-rise. Hindi. Kasama na rin yung Roland. Kasama na rin yung mga hanggang ngayon, hindi pa na ipapasa sa separate title. Puro mother title. Alam yun? Problema ng mga ano yun, ha? Ng mga ano, tawag dyan, ng mga broker. Problema niya yan. Anyway, sumunod yung ano, doon ay yung rabbit. Alam niyo po ba, ako meron akong content na every first day, lalo na yung lunar. Ay, lunar 10! Ating gabi ng 9, gawin ninyo ng mga pagitan ng alas 11 hanggang alas 12. Mau, 1,000 na mau,
Kung hindi, isound mo. Nandun sa content ko doon, hanapin mo Mau. Hindi si Mau. Mau, yung rabbit. Okay. Wala akong pinapatamaan. Eh. Yan. Mau. Alright? Rabbit, 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 rabbit. Pero mas maganda yung in-check yung Mau. Na? Para maswertihan tayo ng for the next 12 lunar months, no? Gawin natin 'yan at wag na hindi kayo mag-alay ng repolyo, ng pechay. Ano pa ba 'yung isa? Kung makabili ka ng singkamas, mas okay 'yon. At mayroon akong pinapaalay, sibuyas, sibuyas na puti. Ia-alay natin sa altar natin para maswerte tayo, 'di ba? Tapos, ang isa pang pampaswerte, yung pagkain ng ano, pagkain ng buwampo, yung dim sum. Kinakain yung pera eh. Parang may pera, palagi. Oo. Tsaka yung tawag nila ay isda. Isang buong isda yun. Okay, kung kaya nyo, kaya naman ang pera nyo, yung kingfish. Oo. Maswerte yung kingfish. Yung dim sum na pera, kulay red yun na ano. Oh, kahit na hindi. Yung hakaw, ano pa yung mga dim sum? Siomay. Ay, bakit ba naman yung lumpia, ah? Lumpia, pinakamaganda yun. Lumpia. Yung lumpiang Shanghai. Lalo na yung lumpiang Shanghai, maswerte yun. Yun ay simbolo ng pera. Simbolo ng pera yan. Kala niya, hindi, ah. So, ulit natin. Ha? So, maghanda sila dim sum. Oh, dim sum handa. Kung gusto mo, punta ka sa, mag-order ka na lang sa ano, sa ano to, sa David's Tea. David's Tea House. Isang buong platter eh. Mura lang eh. Oh, kompleto sila ng ano doon, ng dim sum. Huwag na kayo magluto. So, dim sum, tapos fresh lumpia. Fresh lumpia, maganda. Oo, kasi tapos merong gulay yun eh. Ay, isang isda. Steam dapat? Hindi naman. Pwede naman hindi steam. Maganda yung kingfish. Pag wala kayong kingfish, lapu-lapu. Mas mahal yung lapu-lapu kasi yung kingfish. Actually kami, bumibili kami ng kingfish dyan sa dapitan, sa palengke ng dapitan. Pero kasi sa dami ng mga Chekwa, sorry, mga in-check, pagdating mo na, wala na. Kasi tatawag nyo, hoy, ako bigay ano ha, kingfish ha, ganito. O, wala ka na, sorry. Kaya kami, madaya rin kami, tatawagan din namin. O, may kingfish ka pa ba? Meron. O, sige, ihanda mo ako tatlo, apat, lima. Ganon. Mga noodles. Noodles, the best ay, siyempre, kailangan natin maganda sa mga ninuno natin, bihon. Bihon or sotanghon. Huwag kanton. Hindi counted yung kanton. Miswa. Yung miswa kasama yan. Yung mga halimbawa nakakaranas ng ano, ng tawag ay financial difficulty nung panahon ng rabbit, mahalaga ipartner miswa, lagyan ng spring yung tawag namin chang, yung ano ng sibuyas at may mani. Kasi yung mani ang magtatanggal doon sa buwisit. Buisit! Ganon. Miswa. Magmutas kailangan. Okay. Oo, so, miswa, fresh lumpia, insum, yes. Isda, yes. So, one chicken. Hindi talaga bawal ang chicken. Hindi ah! Chi-ching, taufu, kasama yan. Tatlo yan. Chi, isda, ching, manok, tofu, yung soya beans. Baka kasama yan. Gusto mo taho, tokwa, tahure. Imiso mo yung isda mo. Oh, kasama na yan. Hindi mo na kailangan. Pork. Ha? Hindi na kailangan. Ang pork, siyempre, yung lumpiang Shanghai. Naka-pork. Hindi rin mawawala yung lechon. Oh, maswerte yung lechon, ha? Talaga? Sa lahat, maswerte yung lechon. On all occasion. Hindi kailangan buo. Hindi naman kailangan buo. Pwede 1 kilo. 1 kilo, 1 quart, 1/2. Kung ano yung kaya mong ubusin. Oh, cool. Mga prutas. Kasi mga prutas. Kasi gusto lang bilog na prutas. Kasi ang bilog ay nagre-represent sa heaven. So, ako hindi ko tinuturong ano lang, isa lang. 13 of its kind. Any fruit that is round na 13. Round, yes.
So, meron at ang kulay, specific numbers yung mga... Kahit isa-isa lang. Kahit isa-isa oo. Lang. Anyway, yung 4 na yun, tiger yun, ano yun eh. Kailangan meron kang prutas. Diba? Number 1, suha. Tapos, meron kang pongkan. Meron kang kiat-kiat. Meron kang longgan. Meron kang, ano tong isa? Dragon fruit. O, di lima na. Ito yung mabilog yung dragon fruit. Pwede yung dragon fruit. Pwede yun. Kahit na hindi bilog. Pwede yung dragon fruit. Pero yung longgan, mahalaga yun. Kung ayaw mo ng dragon fruit, edi talon ka yung basa mga kulay orange. Mandarin orange, ganyan. So, kasama yung pongkan, kasama yung orange. Kaya lang yung orange, hindi naman nakakain yun eh. Yung orange sa kulay dilaw, pwede rin yun. Tapos, maggawa ng isang flower arrangement. Kailangan ng flower arrangement. Specific flower ba? Ang flower natin, una, chrysanthemum. Oo. Sumunod, lotus. Kung walang lotus, di, yung chrysanthemum, mahalaga na yun eh. And then, orchid. Ang pinakamagandang orchid ay kulay violet. Kung walang orchid na violet, orchid na malapit doon. Pwede rin yung dilaw. Tapos noon, yung magnolia. Ang magnolia, kulay puti. Kaya minsan, hindi namin ano, sinasuggest kasi puti yan eh. Pero ang magnolia, ang kapalit niyan ay pwede yung rosal. Pwede yung ano tong mga ano na to. Yung ang tawag natin ay may isa pa eh. Ako, nalimutan ko. Peony. Wala sa Pilipinas. Ang peony kasi, ano yan eh, national flower ng China. Ma-apple. Apple pwede. Apple. Basta bilog. 13. Ang apple dapat Fuji. Fuji apple. Fuji apple. Okay. Hindi naman kailangan marami, basta 13 of a kind. Sasabihin na nyo sa akin, bakit 13? Yes, bakit nga pala 13? Eh kasi yun ang pinaka-maximum. Kung gusto kasi mo nang, kaya mo ng 13, 15. Wala tayong floor 13, tinatanggal ng shyness ng number 13. Oo, tama. So bakit 13 yung floor? Ang 13 ay one of the luckiest number. Kahit na yan ay nagsasabi ng death yung S. No. Ang lahat ng orasyon ko, 13. 13 beses. At hindi nakukuha. Kasi may mga kumukuha eh. So, nung panahon, sa 13 because of Friday the 13, kaya natakot. It's lucky 13. Huh? It's lucky 13. It's lucky 13. Merong istorya yan na hindi sinasabi, no? Sa kalihiman, nung ginawa yung bituin ng Mahal na Birhen Maria o ni Sigma Mela Celis, naglagay ng 12 bituin yung tatay niya dito para meron siyang liwanag. 12 yan. 12. So, ang tatay, umalis, ginawa yung langit, lumayo. Di lumayo siya kay Gumamela Celis. 12 lang. Eh, dumating si Luzbel o si Lucifer o si Satanas. Dumating siya, 12 lang, ha? Kinuha niya. Dumilim. Nawala ang liwanag ni Gumamela Celis. Natakot si Gumamela Celis. Natakot. So, basta nag-stay put lang siya. Pero naagaw ang corona. Naagaw ang corona ni Gumamela Celis. Ang umagaw ay si Luzbel. Yan. Ngayon, dumating ulit yung tatay. Sabi ng tatay, Gumamela, bakit dumilim? Ba't madilim? Sinumbong niya. Kinuha yung bituin. Eh. Kinuha ni, ano, ni Luzbel. Sabi niya ganun. Ang ginawa ng tatay, dinagdagan ng isa. Kaya naging 13. 13 ah. Hindi na maagaw ni Lolo Satanas. Buha niyo? At sa kalihiman ng panggagamot, ng panghimala, pagkalalaki, lumay, tigalpo, kung ano pa yon, kabal, ha? Ang ginagamit na yan ay dahil sa 13 misteryo ng Panginoong Jesus. Kung wala yung 13 misteryo ng Panginoong Hesus, hindi mabubuo ang mundo. Nabuo lang ang mundo dahil sa 13 mysteries of Jesus Christ. Ano-ano yon? Paglikha. Yung pagkalalaki. Pagtigal po. Panglumay. Himala, kasama. Panggagamot, kasama yan.
At may at yun. Kung hindi mo kabisado yan, huwag mong gagalawin yan. Kasi may buwelta yan. May buwelta yan. Ang unang mong makakalaban, isa sa mga Lord and Lady of Karma. Hindi pinapansin. Hindi pinapansin. Kaya nga, yung number 13 na yan, I am not, hindi ako nakikiayon sa kanila na pangit yung 13. Hindi. Okay. Oh, pero okay. Tony, bakit pala sapatos? Bago sapatos. Di ba pag sapatos, sabi nila, aalis. Ah, di ba? So, di ba negative conclusion? Hindi naman. Balina na naman yung pinag-uusapan nila. Yung sapatos po ay enerhiya ng apoy. Ngayon, di ba, pumapasok tayo sa period 9. Ano, magdadala ka ng kandila araw-araw? Kasi kailangan mo ng apoy eh. Di ba? Gusto mo cellphone? Bagong cellphone, bili ka. O, apoy din yun. O, bumili ka ng bagong laptop, apoy din yan. O, basta related to apoy, not necessarily sinelas, not necessarily sapatos. So, pwede sapatos, pwede cellphone, pwede laptop. Oo, yeah. So, that's supposed to happen before February 10 or pwede during February Hanggang February 14, pag hindi pa nagkaroon, February 24. Oh. Ang first lunar... Ha? May deadline hanggang February 14. Hanggang February 24. Hanggang yun ang February first lunar. 24. First full moon ng first month of the lunar. Okay. Type kayo sa Q&A pag meron kayong gustong katanungan. Ako na lang nagtatanong. Ah, sige. Siyempre, privilege pa kasama okay. So yun. So kailangan red na the red. Yes, kailangan ng red. Imperial color ang red. Alam mo ba ibig sabihin ng imperial? Ang ibig sabihin ng imperial, ang nagsusuot lamang ay hari, reyna, prinsipe, prinsesa. Oo. Imperial yan. Hindi mo pwedeng tanggalin yung red. Correct, correct. Oo. Okay, so far, matigil tayo sa rule of the... Rabbit. Yung rabbit ay, ano siya, maswerte din yung rabbit dahil nasa kanya, nasa gitna siya eh. Nasa gitna siya ng low shoe star. Pero, tinamaan siya ng, ano, ng bantay na Bing Fu. Yung Bing Fu, Bing, yon ay sakit. So, kung ikaw ay year-born rabbit, kailangan mo nang magpagamot ngayon o magpatingin ka na sa isang laboratorio para ma-address kung ano yung sakit mo o meron ka pang nararamdaman. Kung wala, okay naman. Walang problema. Tsaka, kung ikaw yung kumbaga, ikaw yung... ang tawag kumbaga sa ano, siya yung secretary, no? Kailangan niyang kumilos. Gagawin niya yun. Gagawin niya. Oh. Tapos, kung muna sa gitna yung tres, mag-iingat kayo, ha? Maraming hacking, may mga hackers, plural, merong mga, ano to, kasuhan, oh, pero, ingat sa paglabas ng salita sa bibig para hindi maano, hindi ka tamaan, no? At yung mga tao nagiging agresibo, hindi lang agresibo, gusto nila sila lahat mauna. Sabay-sabay. So, pinakamaganda, schedule, roadmap, ito gagawin ko, ganyan, para wala kang ma-miss out. Yan, okay? So, pero, ang rabbit ay isa rin sa pinakamaswerte, kahit na may bing po siya. Bakit ko nasabi? Nasa kanya yung star number 1. Kuha nyo? Kung nasa kanya yung star number 1, dahil ibig sabihin nun, nasa kanya lahat ang pera. Goodbye. Good luck. Bilis, no? Bilis. Alam nyo po ba ang ibig sabihin ng enerhiya na yan? Kaya nga ang bantay nga ni Rabbit ay si Chang Polao. Lolo. Lolo yan. At yan din yung husband. The rule of the husband against the rule of the wife. Yan. Siya hindi yung panganay. Kaya kung panganay ka, maswerte ka sa taong ito. At lalo na kung lolo ka nakamukha namin, maswerte ka sa taong ito. Tapos yung ano, yung Quiren. Yung Quiren na nasa east. Kasama si Dog, si Tiger, tsaka si Horse. Ikaw na. Ikaw na. Yan ha. So yan ang idea natin. Okay. For the rest of the year, mga kamukha ni Horse. Si Horse may sun man. Meron siyang 3 killing stars. So, ibig sabihin, refrain from wearing red.
Ako nga, nakarelate ako. Refrain. Hindi naman sinabi, huwag ka na manuho magsuot ng red. Magkakaroon ka ngayon ng wardrobe na either blue or black. Kung horseborn ka, yung tiger hindi masyado yung apektado yan. Ang pinakamaganda nga kay tiger, lagi siya naka-green o lagi siya naka-lilac or violet colored or basta shades of red but not totally 100% red kasi merong maroon. Pwede sa kanya yan. Anyway, yung dragon nga ay Tai Sui. Kasi ako, hanggang ngayon, namimigay pa ako ng ano eh. Kahapon, pinamigay namin sa orthopedic, ano, apat na set na ano, saklay. Yun. Tapos sa DWIC, namigay kami ng, ano, namigay kami ng wheelchair. Doong wheelchair, hindi na mahal ah. Hindi na. Ang wheelchair, 3 lang eh. 3,000 nga eh. Oh, bakit hindi pa wheelchair pamigay mo? Yun, gano'n, no? So, wheelchair, crutches, pamigay ni dragon. Or, magtawid dagat. Pag sinabi magtawid dagat, hindi maging eroplano. Hindi. Pupunta ka sa ilog o sa may terminal ng barko, terminal ng ferry, sasakay ka doon, to and fro. Tawid, balik. Alam nyo ang idea dahil gano'n. Ganito po yan. Tayong mga tao, hindi natin nakikita yung iba pang bagay, which we call it esoteric and metaphysics. Okay? Hindi siya nakikita. Ano yun? Yung ling, hindi nakikita. Ang ling ay enerhiya ng yin-yang. Yung yin-yang, yan yung babae na ganun. Yung ling na sinasabi, nasa loob ng katawan natin, meron siyang parang ano eh, parang natural phenomenon na kapag si ling nakakita ng tubig, bababa sa dyan. Hindi pwedeng hindi siya bumaba. Nakukonjure siya ng tubig, baba ka rito. So, kaya ang sabi natin, kapag meron kang negative energies, kahit na hindi ka tie swing or whatever, ba nakaka-feel ka ng depression, ganyan. Pumunta ka sa body of water, pumunta ka. Pinakamaganda nga yan, lalo na yung mga may mga contact sa Hong Kong, tawid, papuntang Macau. Yan, maganda. Hindi eroplano, ha? Hindi eroplano. Ang sinasabi kong tawid, sasakay ka ng bangka na doon sa Manila Bay, papunta ka ng Bataan o Maribeles. Kung hindi, merong bangka dyan sa MOA. Corregidor. Corregidor, yes. Corregidor. O kaya, Camaya ko. Oh, yun. Wow, Camaya. Sige. Wala kami pa lang pinupunod. Mahal yun, ha? Okay. Pero, meron yung ano yung pagtawid papuntang Rosario, Cavite. Meron 'yan. Eh bakit ka pa tatayo nga bumunta ka na lang ng ano ng Pasig River libre pa. Walang bayad. Walang bayad. Kung gusto mo doon ka na tumira sa ferry boat. Ang istorya no mula Makati, alam ko eh mula Makati, biyahe-biyahe, pasok ng lugar ng Malacañang, bababa ka yung pinakalas ang pinaka-terminal na huli, yung eskolta. Tapos, tawid ka malapit dun sa ano, ng, papunta ng Loton, dun naman, papuntang pabalik ka na ng, ano, ng Makati. Yun. Dragon lang ba? Or anybody? Sa kanila, ang talagang suggested na magtawid ng tubig, kasama yung horse, kasama yung sino pa tong isa? Ah, yung may bingfo, yung rabbit. Rooster, kasali. Yung rooster may sipo, ah. Rooster is dead star. So, rooster at saka dragon. Yan, yung apat na yan ang worst scenario. Dragon, dog pa pala, kasama yung dog. Rooster, horse. Yun, may isa pa, nalimutan ko. Okay, balikan natin, ha. Apektado yung rooster. Apektado yung dragon, apektado yung dog, apektado yung horse. Rabbit. Ha? Rabbit ba? Rabbit. Ayun. Ayun. Lima. Lima sila. Magkakalaban yun. The dragon is against the dog. The dog is against the... Ayun, yung dalawang kalaban pala ng dragon, hindi kasali. Maswerte yung ano eh. Maswerte yung ox, maswerte rin yung sheep.
Yung isang other way around, yung rooster is against the rabbit. The rabbit is against the horse. The horse is against the rat. Yung rat hindi masyado negative kasi nasa kanya yung bundok. Yan. Okay? So, yung snake, napakaganda din. Magiging very aggressive lang siya. Ang energies na tinatawag namin ay tai yang. Agresibo, mabilis, gano'n, no? So, isa sa mga pinakamaswerte yan, yung mga Year of the Snake. Sumunod doon, yung sheep is also one of the best. Ang horse, sinabi ko na kanina, yung sanmang, meron 3 killings. As a matter of fact, kung magagawa ni horseborn na tumawid ng dagat ng 3 beses o ng 4 na beses within the year, gawin niya. At iwasan ng ospital, burulan, lamayan, sementeryo, kolumbaryo. Iwasan nyo yan. Kasi yan ay mga negative energies ang nandyan. Okay. Tapos, sumunod doon yung sheep. Very, very good. Ganda yung sheep. Ang ano lang ni sheep ay tie-in. Yung tie-in naman, hihintayin niya na lang yung swerte niya. Pero pag nag-agresibo si sheep, very good yan. Ang dami niyang benta. Marami siyang benta. Ito naman si monkey, ang magiging problema lang niya kasi siya ay guanfu. Yung guanfu, ibig sabihin nun, siya yung taya lagi. Siya yung balagong. So, hindi naman negative yun. Pero, abono ka. Abono ka. Abono ka. Yung sheep? Yung monkey. Yung sheep, tayin. Maswerte yun. Sumunod nga yung ating rooster, sila ay sifu, yun ang death. No? Pag sinabing death, I would really put it this way. Health aspect, prone to accident, prone to cancellation, or prone siya sa madidislocate siya o kailangan niyang ma-rehab. Sumunod doon yung dog. Yung dog ay swepo, anti-grand dog siya. Kaya sabi ko, magtawid agad si dog. Sumunod doon si pig, very good ang pig. Very good. Maganda ang position ni pig. Nasa kanya yung energy ng dragon, tawag namin ay longda. Tapos si rat, ang problema lang ni rat yung backstabber. Meron siyang anong tawag namin dun sa position na yun? May tawag kami dun eh. Backstabber star ang tawag namin eh. So, nakalimutan ko lang ngayon. Pero mamaya matatandaan ko yan. So, nasabi na natin eh. So, yung una, Tai Sui. Sumunod, Tai Yang. Sanmang. Sumunod, Tai Yin. Guan Fu. Sifu. Sumunod sa sifu, yung swepo. Sumunod, longda. Diba? Nakalimutan ko si Rat. Nakalimutan ko. Anyway, yun lang ang problema niya, yung backstabber ni Rat. Otherwise, maswerte rin yung Rat. Yeah. Kailangan ingatan niya yung mga tao sa paligid. Oo, ingatan niya. Para. Merong technical term doon, nalimutan ko lang. Pero anyway, dahil nga pumasok na yung period 9 ng February 9 hating gabi, ang pinaka-the best nating gawin ay bantayan natin yung ating attitude. Kasi yung attitude becomes aggressive, becomes impatient, very fiery, medyo relax ka lang. Relax. That applies to all. Yes, that applies to all. So, ang ibig sabihin ng by who ay white tiger. Delikado yung white tiger. Okay? So, for the totality of the year, ang pinaka-iingatan natin ay scam. Yung mga tao na yung sabi ng mga Cebuano, tigpaka-aron ing nun. Yung they supposed to be not dead, that one. So medyo tingnan natin ha, baka may ano yan, baka merong sabit, gano'n, no? So mag-ingat, lalo na sa transaksyon, nangyayari yan. Sa buong mundo yan ha, hindi yan lang sa Pilipinas. Okay, is that it? Yes, so may mga questions pa kayo? Maybe mga audience, mabigilig lang sila. Ako yung nagtatanong. Sige. But basically, the outlook for all our signs are pretty much
okay, except for those mentioned. But yes, may remedy naman. It doesn't mean naman na if you don't have a good outlook, wala na, di ba? Kasi nasa control pa rin naman. But correct, overall, warming lang because of period 9. Mga tao very aggressive, so mainit ng ulo. So, kailangan medyo habaan ng pasensya. Hindi, bago mo regaluhan mo ng kung ano man para lumubag yung loob. Ano, like pagkain, shopping. Diba? Sinasabi nga na matatanda yun, sa mga lalaki, yung the way to a man's heart is his mouth. Ah, akala ko to stomach. Di ba? Stomach nga. Stomach nga, tama. The way to man's heart is the stomach. Eh, alam ko, mouth eh. Patayin kami ang mga bae lang. Pero nang to, nabigyan lang natin sila ng idea. Bakit period 9 is something to look out for? Why? Mahaba yun. Mahaba. Oh, sige. Oo. So, another episode na lang for that. Mahaba ang period 9. Pero anyway, ito ba, ang tanong kasi ay, compatible ba si Earth Industry pagpasok ng period 9? Yes! So yes, it's our period for the real estate industry. Naman. So basically, you're looking at a very positive outlook for mga real estate. Hindi lang very positive outlook, ha? Very busy year yan. Busy at year. Hindi lang yung this year. Mahaba yan. Busy. Chuk! Busy yan. Okay. So that's good news for us, mga kasama ko sa real estate. Now, another question, Tony. Yung sinabi mo, isang sign. So, kailangan mag-hire kami ng sales person na yung magaling magbenta. Anak pinanak ng Year of the... Yung mataldal! Year of the Rabbit! Year of the Rabbit? Oo! Those are born... Magaling na salesman at salesperson at saka magaling hindi lang sa selling, ha? Magagaling sila pag nagsasalita yung mga Year of the Rabbit. So, meron tayong question na dito. Anong pwedeng gawin sa dog? Since di po good year for 2024. Madali lang, sinabi ko na kanina, magtawid dagat, no? Sumakay ng vapor, ng ferry, at pumunta sa kabilang pampa. Yung Samoa, di ba? Samoa, meron doon ferry, Corregidor. Corregidor, yes. Mag-sunset cruise ka on yun, the Valentine's very good, Day. Very good. May dinner. Yeah. Yun, yun. Next, are you based here in Manila? Basta tatawid tayo. Tsaka, merong tsaka yun. Kasi mamaya nagtawid dagat ka tapos umunta ka ng ospital. but do they have to pray while the cross? Well, there is no prayer. Pero merong ritual. Ang ritual na maituturo ko, maglabas kayo ng 13 coins na barya, kahit ano pang denomination yan, basta 13 pieces, say your name 13 times on the coin, then throw it in the water. 13 talaga. Yeah, it should be 13. So, for mga Tony, lucky ang 13. Yes. Kaya nga, di ba? So, may mga katanungan pa kayo kasi bago tayo. So, una akong lumabas sa TV sa Channel 13. Ha? Channel 13. Una akong lumabas sa TV. Oh, so, actually, you can find a lot of videos kay mga Tony sa YouTube. Mm-hmm. So, swerte lang tayo na binigbigyan niya tayo today. Sige. Very demanding yung schedules niya. So, yun ay, lang. Hindi, sasabihin ko yung YouTube channel ko. YouTube Tony channel. Subega. Yes, you can also message him if you like to have some personal consultation. So, kung anong bukas kalooban ninyong ibigay, so you can. You can ask a lot of questions. So, I can vouch for him. Very, siya, helpful sa decision-making natin. So, you know, Mantoni, so we have to be very careful this year in our attitude, how we react to things, we have to be mindful. Correct. Kasi ganito siya, ang dragon, yung idea, no? Ano ba ang attitude, behavior ng dragon? Ang dragon, hindi pumapayag na menos-menos. Gusto niya bongga, elegante, super. Eh, paano yun? Sinasabi ng point of time, magtipid ka. Magtipid ka. Kasi sabi ng point of time, dos ka nga eh. Dapat, huwag ka masyado magastos. Kaso, ang mga dragon, hindi ganun. Ang mga dragon board, ano yan? Tawag sa Tagalog, bonggaseous. Sabi ko nga, yung isang kaibigan ko eh, ano binili mo? Ano? Dito, ano? 50 kilong ganun. Anin mo yan? Aanin mo yan. Ang bottom line ay attitude. Attitude, behavior.
dahil ang dragon nga ay very elegant. So, settle for hindi naman hindi elegant kung hindi you know how to ask for price. You better know alin ang mura dyan. Oo. Sabagay, sa lupa naman, hindi naman natin sinasabi na menos-menos. Pero, ang lupa, mayroong mga ano yan, may mga posisyon din yan na ano ba yung gagawin mo para mabenta mo yung ibinebenta mo. Ayun. So, last call. Last call natin. Wala na bang questions? Mukhang wala na. So, with that, I would like to thank you to all our May bibigay akong dasal. Ha? May bibigay akong dasal. Oh, may bibigay na siyang dasal. So, kahit na tayo ay hindi naman tayo Buddhist, hindi tayo, ako Katoliko ko eh, no? Merong isang napakamakapangyariang dasal na dinadasal para hindi ka tamaan ng ano to, ng misfortune o ang tawag natin ay masama o maling gawa, lalo na yung mahahak ka, alam mo yun? Yung mahahak ka o makakasama ka sa scam. How do you go about it? May mga dasal na pwede nating gamitin. Kung Kristiyano ka, lagi ka magdasal ng Our Father. Yun. Kung iba naman ang religion mo or hindi ka naniniwala sa Taoism, ang pinaka-the best niyan ay mag-alay ka palagi. Mag-alay ka ng tubig, mag-alay ka ng sabon, mag-alay ka ng pagkain ng mga higante. Ang inaalay, virgin coconut oil. Pero ito yung dasal. Kung gusto nyo, pumunta kayo sa YouTube channel ko, meron akong content yan. Om Arapat Sa Nadi. 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 Yan ay dasal ni Manjushri. Si Manjushri ay isang bodhisattva. Si Manjushri, tutulungan ka niyan. Kung may mali, mayroon nangyayaring hindi maganda, dasalan mo si Manjushri, yung Omarapat Sanadi, tutulungan ka niya. Sa akin, he never failed me. He never failed me. May mga dinaanan ako, I almost die. Isa yan si Manjushri sa nakatulong sa akin. Alright, so thank you everyone for attending. So basically, Happy New Year to everyone. So, Happy New Year. Chindre Kwai Le. Kyung-hi, Kyung-hi. Kyung-hi ah. Kyung-hi, Kyung-hi. Eh, inuulit na mga ano eh. Oh, Kyung-hi, Kyung-hi. Sabi ni Hakin, Kyung-hi Wa-tsai. Pero nung tayo, bakit daw kailangan magbibigay ng angpao mga elders? Uy, nagbibigay talaga ng angpao sa gabi. Pagpalit ng taon, meron ka ng angpao. Aabot mo na lang. Ano yung issue sa mga nagbibigay ng angpao siya kasi nag-receive? Actually, yung energy niya, kung siya ay pangit ang energy niya for the year, kamukhang dragon siya, o dog siya, o rabbit siya, nare-replete yun. Yeah, better to give ang tao para maangkal. Yes. But meron pa certain amount kailangan? Usually, nila binibigay namin 100, kulay violet. Tapos merong 20, hindi na uso yung 20. Pero maglalagay ka ng isang barya. Pwedeng 25, pwedeng piso. Para bumalik yun, maswerte yun. Hindi naman kailangan 1,000. Hindi kailangan 1,000. 100, kung walang 20, yung 50. Kung walang 50, yung 25, yung 20. Oh, lagay mo doon. Tapos ilagay mo sa angpao. Angpao. Hindi white envelope. Angpao. Ang pula yun. Kailangan red envelope. Yes, yes. Yeah. So, don't forget to send envelope here. So, thank you, Matani, for thank you, thank you. So, next time, meron ng talakayan kami. Magkakwentuhan kami. Tapos, magkakwentuhan lang kayo. Kasi hindi kayo nag-ask ng questions. So, I hope you enjoy. Sa susunod nating session, actually, the best na mag-session tayo dapat,
yung February 24 kasi yun ang first lunar. Kung hindi, yung Suedit, ay hindi na Suedit, o tama, Suedit ng Mars, yung buwan ng rabbit. Okay. So, second lunar yun. So, February 24, magkaroon tayo ng session. Kung wala kayong ano. So, abangan nyo yung announcement ko. Makakaroon ulit ng online session. So, yan. At igigiyan natin ano yung best sectoral. Tingnan nyo kung mabenta ba yung lugar na ito. Kasi ngayon, hindi natin pinpoint, di ba? Pero, ang dragon kasi, ang query ng dragon ay nasa west. Yun. So, mga properties going towards west. Yun. Okay, thank you so much, everyone. So, goodbye na. Thank you.